Hi, this is Prof. Jojo Pangan. Welcome to my channel. Please do not forget to like, subscribe, and click that notification bell. So how do we come up with a conceptual framework? So kung may time pa tayo mamaya, ipapakita ko yung paper ko ulit. No? Kasi doon po, yun po ang ating prototype. That is our model, the paper of Sir Pangan. Dadalawa lang po kaming researcher sa SMA po, yung ating dean at Sir Pangan. Ang ating dean gumawa ng practices of the consumer stores, yung mga sari-sari store. Si Sir Pangan naman po ay gumawa ng online business practices of the sidewalk vendors. Okay, here's the instruction. Formulate, fill in your own business research conceptual framework and explain briefly down below. Oops, dito. Explain po dito sa ibaba. Ito po yung group presentation natin next meeting, no? So, this is the input. This is the processes. And this is the output, no? From the input, who are the input here? Input, of course, the online sellers, no? Name of the online, for example, ABC clothing, what? Online store. No? Their business practices. No? Dito. And then, what will be the impact of their study towards their practices? Impact here. No? So, ang output is it uplifts the standard of living. Meaning to say, no, bakit po tayo nagnanegosyo? Because we want to uplift our standard of living. No? Maraming mga ganyan po. Tulad ng mga agribusiness. Sa agribusiness, no? Yumayaman po sila sa pagtatanim ng gulay. Meron nga, watermelon sa Luzon, sus na po. Kada buwan, tumatanggap siya ng 700,000 pesos. Kaya nga ako, I'm contemplating to stop teaching already, no? And have my optional retirement and go back to our farmland kasi meron kaming 14 hectares of farmland. May coconut, may rice field, but ang nakikinabang yung aming tenant na nandoon, no, sa sindangan po. Kaya nga, so si pamprobinsyano siguro doon na ako, babalik na ako sa lupain namin, no. Tulad nga ni Bea Alonso, ang laki ng farm niya, no. So sa Zambales po, nakita ko yung farm niya. Sabi ko, ma'am, yumayaman na yata kayo, 'di ba? Parang ganyan po. So balik tayo sa paper ni Sir Pangan. Wala bang tanong dito? Blanco pa to, no? Tingnan natin yung output ni Sir Pangan. Yung first, again, input. Anong ilagay po ninyo dito? You fill in the name of the store. Tapos business practices. So what would you like to come up here, yung output? No? Pwede ninyong gayahin, kopyahin yung aking paper. Sulat lang po ninyo yung discussion dito sa ibaba. So madali na lang po, no? May worksheet tayo. Meron pa tayong paper as guide. Yung book ni Sir Pangan, yung research paper. So, ganyan po ang kagandahan sa pagtuturo ko dito. I profess my experience as professor.